Magpakilala po kayo, kapatid, kaibigan. Magpapalang umaga po. Ako si Sister Sally Castillo. Sister Sally Castillo. Sa ina ng laging sa floor chapter po. Ako yung secretary. Secretary treasurer. Sister Jeanette. Sister Jeanette. Ano Sister Jeanette? Coordinator. Sister Jeanette. Ako naman po, kung si Sister Yoli po ay nanenervyos, mas lalo po. Kasi po ako hindi sanay din po magsalita sa... Magsanay-sanay ka na, kasi ano mo, pag ikaw ay nasa Malacanang na o paano yun. doon napunta. Marami po akong dapat. Ikaw po ako salamat sa Diyos. Oo. Nadala po ako ng hiya. Mm-hmm. Dati rin po kasi akong ano... Yung lumang puso. Masyado po akong... Mm-hmm. Marandaming. Nandito po lahat yung galit, buot, hinanakit. Glory to God. Tapos? Hindi ko po alam kung... Mm-hmm. Bakit ganito? Kabigas yung puso. Kasi po, ako po, sa lima kaming magkakapatid, ako po, ngayon yung pinakapanganay na, kasi namatay na po yung panganay na. Mm-hmm. Actually po, from Bacolod City po ako, iba po yung intonation po. Ayun. Ilonggo po ako. Ayun. Ako po yung panganay na ngayon, tapos, sa lima namin magkakapatid. Bali, parang insecured siguro po ako dahil yung ibang kapatid ko po ay nakapag-abroad. Mm-hmm. Tapos may sarili, may ano sila, may bahay. Mm-hmm. May sarili, maganda yung buhay. Mm-hmm. Tapos kami po ay ano lang, yung simple lang po yung pamumuhay namin. Lalo na po ngayon, ang asawa ko po before, isa sa City Hall po nagtatrabaho. Mm-hmm. As ordinary, ano lang po siya. Mm-hmm. Tapos ako naman po ay nagtatrabaho for almost 10 years sa Rockwell po. Mm-hmm. Okay po yung pamumuhay namin noon. So, nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari kung pinapasuntan ko. Kaya ako nag-resign. Nagpapalit-palit po ako ng ano, ng employer. Uh-huh. Hanggang sa nawala na po talaga. Hanggang ngayon, ano po, freelancer po ako sa ano, Manulife advisor po. So, yung gustong magpa-insured, ano? Ang hirap po talaga pala ng buhay pag wala po kayong, pag wala pong pinagkukuhanan. Uh-huh. Yung source of income. Uh-huh. Kaya, medyo, siguro yung lahat, kasi yung mga kapatid ko, mga seaman po sila. Uh-huh. Dalawang kapatid ko na lalaki, seaman. Pero yung isa po, bali, namatay na po nung last year na po. Kaya ho, Namatay na rin. Yung panganay nyo, namatay na rin. Namatay po. O isipin mo, ipagpasalamat mo, ikaw ay buhay. Jesus name. Brother, right? Kasi hindi ko po kasi, kumbaga sa ano, sorry, Lord, kasi hanggang ngayon kasi parang hindi ko po matanggap na namatay yung kapatid ko. Hindi pa po tapos yung mga anak niya, dalawang anak niya. Tapos, hirap na hirap talaga yung buhay nila. Kaya ngayon parang hindi ko po alam kung anong gagawin ko para matutulungan ko po sila. Mm-hmm. Sa ngayon po kasi ang ano namin talaga, may hinihintay po kaming malaking biyaya ang gagaling sa kapatid namin. Darating. Yun po ang hinihintay namin ngayon. Pero wala, hindi pa po nakakarating yung biyaya. Amen. Darating. Actually, yung mga taong sinasabing namatay, hindi sila patay. Sabi ng Biblia ay kahit kamamatay muling mabubuhay, at kung nananalig ka ngayon, hindi ka na mamamatay. Kaya sila'y lumipat lang, ano? Kaya ang tawag doon ay sumakabilang
buhay. Yung iba naman, sumakabilang bahay. Ano? Mas masarap yung sumakabilang buhay dahil nandun na yung maligayang ano, sister. Yung ano po kasi, namatay po. Namatay yung kapatid ko. Sumakabilang bahay. Eh, sumakabilang buhay. Sumunod na rin. After a week po, sumunod din po yung tatay namin. Oh, sumakabilang buhay pa rin. Nakikita ang kapatid namin na sa abroad. Pero nandito na daw po siya. Dito sa Cavite, hindi po ba kayo po hindi namin nakikita. Yung kapatid mo? Panalangin mo na lang. Opo, na humihingi po ako ng panalangin na sana magkita-kita kami lahat. Kasi ang may ang message na kapatid ko sa amin na buti pa daw hindi na lang daw kami magkita-kita dahil parang hindi ko po alam eh. Siguro may hinanakit sila. Malay mo, sa election magkita-kita kayo. Diba? Ano? Ang pumabago sa buhay ko kasi maano talaga ako eh. Kumbaga bukod sa maramdamin ko, parang nagtatanim ko ako ng sama ng loob. Ayun, kailangan yan ang babaguhin. Ano? Nagkakamali sa akin. Ay, pero sabi ko, di ba, kanina yung topic natin, change our heart. Yes, oo. Sabi ko, Lord, baguhin mo po ang puso ko. Turuan mo po ako na mahalin po ang mga tao. Amen. Hindi po karapat dapat mahalin. Kasi po, kumbaga sa ano, ang dami po nilang ginawang kasalanan sa amin. Pero ganun pa man po, dahil kay Lord na po ako, pinipilit ko pong tanggapin. Pinipilit ko po silang unawain. Mm-mm. Kasi, kumbaga sa ano, ako po yung panganay, kaya ako po dapat umintindi sa kanila. Yes. Pero, yung problem ko lang po, Brother Rex, kasi hindi ko po sila mapag-isa. Hindi ko po silang... Si Lord ang magiging ano dyan? Daan para magkaisa kayo. Sabi nga, unity. Ngayon ang ibig sabihin. Wala akong sinabi. Ano? Sabi ng Ephesians yun eh. Kailangan tayo nagkakaisa sa espiritu, sa diwa, sa ano pag-ibig, ano? Pagmamahal, isang Diyos, isang espiritu, isang bautismo, isang Panginoon at tagapagligtas, sister. Yun ang tinutukoy sa Biblia. At sa totoo ng Brother Rex, kasi nga po, sabi, ayoko sana pumunta dito. Pinilit lang po ako nila, Sister Jeanette. Ah, that is not an accident. Sabi ano niya, po? Sabi kasi, Sister, sali mo na ako kayong gagawin. Hindi kayo magsasalita. Tinan mo, iba yung plano ng Diyos talaga. Tapos yung sinasabi ni Sister Holly, tapos yung asawa ko niya, meron na ba kayong naisulat? Meron na ba kayong naisulat na mababatiin? Ayun. So, yun, Sister, ano, so... Oh my God, sabi ko, wala sa... Sa plano mo. Pero iba yung plano ng Diyos. So, ang masasabi ko, Sister, ano ang pangalan mo? Sister Sally, yung message na pinararating sa iyo ng Panginoon para makalaya ka dyan, represented by the song. Ha? Ang sabi doon ay, kalimutan mo na ang nakaraan. Di ba, ano? Yan ang kailangan. Pag hindi ka nakakalimot sa mga nakaraang nangyari sa buhay nyo, yun, ano, mananatili yan sa puso mo. Pero that's the message, ano, na nire-represent ha, ng song na ito. Kalimutan natin ang mga nakaraan.